So guys, ayan gagawa tayo ng yema cake. So itong ginagawa po natin, yan yung white eggs na may sugar. So mix natin, yan po yung mirang na gagamitin natin. Ihali natin din sa cake. Ito naman po yung kulay dilaw, yan po yung minix natin na nagagawin nating yema cake. So din ako nakagawa ng video sa pagmix ng mga ingredients yan. So, mimix lang natin siya. Haluin natin siya ng smoothly lang. So, hanggang sa magpantay na yung kulay niyan. Saka natin ilalagay yung natitira. Yan. Mimix na natin siya dyan. Mix na natin yan. Lalagay na yan natin lahat. Umbusin na natin. So, para walang masayang. Yan. Lagay lang natin lahat. Saka natin i-mix hanggang sa magpantay nga yung kulay niyan. Kailangan halong ano siya, mix na mix siya bago natin yan ibig. Pag na mix na natin yan, ilalagay na natin yan sa isang lalagyan, doon na natin siya ibibig. So imimix lang natin siyang mabuti. So may nag request po nitong recipe na to. May nag-order kaya gumawa tayo nito. So gumagawa din po kami ng chocolate cake. Yan, mga premium po yung ginagamit natin dito guys. Ayan, na-mix nang mabuti at natin yan, may na konti, isasalin na natin siya para ma-bake na natin siya. Kuha tayo ng lalagyan. So ito po yung paglalagyan natin na pagbibika natin. Salin na natin. Hindi man natin siya pupunuin kasi aangat pa yan pag binibake na. So yan po yung lahat na nagawa natin. Then ito na nakasalang na siya sa oven. Medyo patagilid ko siya na video. Nagkamali ako. So, ito naman yung ingredients ng ating icing para sa yema cake. Yan yung cornstarch. Ito naman yung condensed milk. Dalawa ginamit natin para medyo matamis. Ngayon kung ayaw nyo, salang. Tapos, yan yung egg natin. Tapos, ito naman yung ibuck milk. Mamaya, cream pa yan. Butter. Mamaya. So, lagay na natin yung egg. Yan. Bali, mimix natin yan lahat. Yung ingredients para sa icing. Yan naman yung ibuck milk. 1 cup yan. 1 cup na ibuck milk. Tapos, yung dalawang condensed milk na lagay na natin. Ito yung una. Pwede namang isa lang, kaya lang kung gusto natin na medyo matamis talaga siya. So, gagawin natin siyang dalawa. So, lagyan pa natin ng another isa pa. Yan. Tapos, sunod natin dyan yung cornstarch. So, ayan na po yung cornstarch. Bali, 4 tablespoon na cornstarch. Yan, after dyan, isasalang na natin. Ihaluin muna natin yan. Yan, make it sure na yung cornstarch ay talagang
lusaw na lusaw ba? Kumbaga, wala ka makitirang buo-buo dyan at from start. Kailangan nating haluin mabuti yan. After nyan, isasalang na natin siya sa mababang temperatura. Ayan, mahinang apoy lang. So, haluin natin siya. Tapos hanggang sa ano yan, hanggang sa lumapot siya. So, tuloy-tuloy lang tayo habang nakasalang sa ano, sa mahinang apoy. So, continue lang yung paghalo natin kasi pag hindi natin hinalo dyan, since nakasalang sa apoy, so, masusunod yung ilalim. So, kailangan continuous lang yung paghahalo hanggang sa lumapot dyan. Yan, medyo malap, yan, medyo kumukulo na siya dyan. So, pag ganyan pong kumukulo, dapat mas mabilis na yung ating paghalo o yung pagmimix natin dyan. Kasi talagang didikit yan sa kawal, sa ano, sa ating ano, sa lutuan na pinaglulutuan natin. Kailangan mong i-mix ng todo-todo yan. Kailangan mabilis kasi kumukulo na siya dyan sa part na yan. After nyan, pagkatanggal nyan sa apoy, lalagyan natin yan ng butter maya-maya. Tuloy lang natin hanggang maging sticky na yung ano niya. Yung mixture, yung pagka ano niya. Yung pinaka mixture ba niya. Kailangan malapot na malapot siya. So, tinanggal na natin, lalagay na natin yung butter. So, imimix natin yung butter dyan hanggang malusaw yung butter. Yan, halo lang, continue lang sa paghalo. Hanggang matunaw yung pinaka-butter niya. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo. At ginagawa natin yan habang nakasalang yung cake natin. So, para ano, hindi nasasayang yung oras natin. So, once nagbe-bake tayo, while nagbe-bake tayo, gumagawa naman tayo ng icing para ready na. Tapos, yan, palamigin lang natin, saka natin siya ilagay. Ayan na nga, yan na yung finished product natin. Tapos, nilagyan natin siya ng grated na cheddar. Ayan, thank you guys. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all.